ngayong umaga po, ang atin pong pag-aaralan ay may pamagat na Terrible Time of Jacob's Trouble. So, medyo mahirap po siyang intindihin kung atin pong iisa-isahin ang paliwanag yung bawat salita na ginamit dun sa title. Ganun pa man, samantalang atin po itong pag-aaralan ay let us all pray na maintindihan po natin ito ng maayos. So, let us ask first for the guidance of the Lord para po lubusan po natin maintindihan yung ating pong pag-aaral ngayong umaga. So, let's pray. Dakila at mapagpala namin Diyos, amang makapangyarihan ka po sa lahat. Sa oras na ito, Panginoon, idinudulog po namin sa inyo ang aming mga sarili. Hinihiling po namin, Panginoon, ang pag-bless ninyo ng inyong Holy Spirit sa bawat isa. Gabayan nawa po kami, ipagkaloob sa amin ang katalinuhang makalangit at ang karunungan upang sa ganon, lubusan po namin maintindihan ang bawat mensaheng nagmumula sa inyo. Ipagkaloob sa amin, Panginoon, ang pangunawa at buksan ng aming mga puso at tanggapin ang mensaheng ito na magsisilbing inspirasyon at gabay namin samantalang kami po ay naghihintay sa inyong lalapit na pagbabalik. Ilayo din po kami, Panginoon, sa anumang technical problems na maaaring gawin ng kaaway upang makaantala sa amin pong pagsamba sa inyo sa mga oras na ito. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, so let's start po. The Terrible Time of Jacob's Trouble. So ang sabi po, kagaya sa binasa ni Sister Joy kanina, sa Jeremiah chapter 30 verses 5 to 7, ang sabi po doon, "This is what the Lord says, cries of fear are heard, terror, not peace. As I see, can a man bear children? Then, why do I see every strong man with his hands on his stomach like a woman in labor? Every face turned dirty pale. How awful that day will be. None will be like it. It will be a time of trouble for Jacob, but will be saved out of it." So ang sabi po sa sulat ni Mrs. White, God's people will experience persecution and all kinds of suffering. So all kinds of suffering, ito po yung tinatawag natin na Jacob's trouble. So lahat daw po ng mga tao ay makakaranas ng Jacob's trouble and no one is excused. Even us. Kahit pa sabihin na tayo ay nagtatapat sa ating Panginoon, ginagawa natin yung lahat ng kanyang kalooban, nagtatithes and offering tayo, umaattend tayo, every church meeting, ginagawa natin yung mga responsibilities na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon sa loob at labas ng church, hindi po tayo excused dun sa tinatawag na suffering or tinatawag na Jacob's trouble. And nasaan na po ba itong Jacob's trouble na ito ngayon? Ito po ba ay nangyayari na or hindi? Ang sabi po ni Mrs. White, the time of trouble is about to come. Mangyayari na daw po siya. Pero if you're going to ask me, sabi nga, the time of trouble is about to come, pag para sa akin po, hindi ito about to come. Kundi, the time of trouble has come. Nandiyan na. Nandiyan na yung trouble and is continuously coming. Patuloy pa po siyang nangyayari. Kung lahat po tayo ay nagiging observant, siguro alam natin yung sitwasyon natin right now. Nasa trouble na po tayo, brought about by the COVID-19 and even yung ating mga education, yung ating daily lifestyle, lahat po yan affected na ng tinatawag natin na Jacob's trouble. And ito pong Jacob's trouble na ito ang magpaparealize sa atin ng mga bagay na dapat nating i-prioritize. Itong Jacob's trouble na ito yung magpaparealize sa atin ng mga bagay na dapat nating i-set aside at dapat nating unahin. Okay, so kung atin pong babalikan, nung unang-unang pagkakataon na nagkaroon ng lockdown, ano po yung unang na-realize ng bawat isa? Nakita po ba natin yung value ng pera? Kasi, let's try to analyze. Dito po sa aming lugar, wala po akong ibang magamit na example kasi hindi ko po alam kung ano po yung naging sitwasyon ninyo dyan. So if we're going to analyze nung nagkaroon ng lockdown doon sa aming lugar, may pera yung bawat tao. Yes, of course, may pera ang bawat tao, pero wala pong biyahe. Walang biyahe, so saan gagamitin yung pera? Saan ka bibili kung wala namang biyahe? And nung nagkaroon po ng biyahe, wala na halos supply na mabili. So what's the use of money? Nakita po natin, merong mga bagay na pinagkakaabalahan natin dito sa lupa, pero later on, it will make us realize
realize na wala din naman pala itong value. If we're going to focus our mindset dun sa mga makalangit na bagay, marirealize natin na itong time na ito, yung dapat nagsiseryoso tayo sa ating spiritual life. Kasi later on, yun at yun din, yung gugustuhin natin na may experience, yung langit na bayan. Okay? So kaya ngayon, nandun tayo sa trouble na kailangan nating umalis from the cities, mag-move tayo sa provinces, kasi nandun yung buhay na tahimik, nandun yung buhay na safe. Yung comfort zone natin, kailangan nating iwanan. So ngayon, the time of trouble has come and is continuously coming. Pero habang tayo po ay nag-i-struggle, meron pong pangako ang Panginoon. Ang sabi po sa Great Controversy, the people of God will not be free from suffering, but while persecuted and distressed, while they endure privation and suffer for want of food, that they will not left perish. So kahit na daw po tayo ay naghihirap, kahit na tayo ay nakakaranas ng gutom, hindi naman po tayo pababayaan ng Panginoon. Kasi nga, ang sabi, basta tayo ay magtiwala or magtapat sa ating Panginoon, nandyan siya para i-sustain yung ating pangangailangan. So when the time of trouble has come, the people and the houses and land will be of no use. So nakikita ko po yung sitwasyon ninyo sa ngayon. So itong mode of service na atin pong ginagawa is through virtual. And kapag nagpipreach po ako sa loob ng church, ang lagi ko pong sinasabi sa mga members ng church is magsipag tayo na umattend sa loob ng church. Why? Kasi napakaswerte ng mga tao na nakaka-attend pa sa loob ng church. Meron pa po tayong pagkakataon na gamitin yung tahanan ng Diyos para magpalakasan sa isa't isa. So, it's a good thing na habang nasa gitna po tayo ng pandemic, meron tayong nagagamit na channel like this one, the virtual service, nagagamit natin siya as channel para ipagpatuloy natin yung pananambahan sa Panginoon. But, nare-realize po ba natin yung weakness? Kasi, as of now, let us say for example, lahat tayo nandito sa ating chat room or sa meeting room natin. Pero we do not know, baka yung iba po sa atin, modesty aside, baka yung iba sa atin merong kachat na iba. And that is a distraction. Nadadivert po yung utak natin from spiritual things into worldly things. So that's the difference na nasa loob ng church yung isang member or nandun lang siya sa isang virtual. Let us say for example, nanonood po tayo ng mga what do you call this? Live videos, live services from the different conferences. Habang nanonood tayo, merong magla-like ng ating mga pictures. So, magna-notice po yun sa atin and diverted na kaagad yung utak natin. So, sabi ko nga, hanggat nandyan kayo, hanggat nagagamit natin ang loob ng church, magsipag tayo na gamitin ang loob ng church kasi later on, iiwan natin yan because of the persecution. Iiwan natin yan dahil iiwas tayo or lalayo tayo. It doesn't mean na natatakot tayo sa persecution, pero it is said na mararanasan natin yung country living. Aalisan natin, bilisanin natin yung mga bahay, mga tahanan natin at ang bahay-sambahan para magpuri tayo sa Panginoon sa ibang paraan. So kailan po yun? Kailan siya mangyayari, yung time of trouble, and kailan mangyayari that the houses and lands will be of no use? Ang sabi dito, when will the time of trouble begin? After the death decree will be issued, or during the start of the seven last plagues. So kung atin pong mapapansin sa atin pong environment as of now, ay unti-unti na po nating nararanasan yung seven last plagues. If you are aware, meron pong mga bansa na ang kanilang farm ay na-invade ng mga balang. Hindi ko siya alam yung, what do you call this? Na-invade na siya ng mga balang or ng mga insects. Ano po? So yung kanilang mga pagkain is nasira na. Nagkaroon pa, it happened pa in Australia na nagkaroon ng spider season, wherein lahat ng dahon parang and lahat ng mga puno, if we are going to look at them, para silang mga cotton candy na nasa stick kasi balot na balot sila ng mga sapot. So hindi, parang kumbaga,
part of the seven last plagues are starting right now. Gaano po tayo ka-ready na harapin yung seven last plagues and even the death decree? Ang death decree po ay hindi siya i-apply lamang doon sa mga tao na gumagawa ng krimen. Instead, the death decree will be applied also sa mga tao na nagkikip ng Sabbath. Ang sabi dito, the wrath of men will be aroused against those who hallow the Sabbath or the fourth commandment, and at last, a universal decree will be denounced, this as deserving of death. Kasi ang sinasabi ng sanlibutan, we Sabbath keepers deserve death. The reason why nagkakagulo ang ating environment right now, ang sinasabi ng mga tao ay ng mga elite people who are trying to govern our society, ang sinasabi nila, the reason kung bakit ganito tayo kagulo ay dahil hindi nagkakaisa ang bawat religions. And they wanted to make a one religion. Pag-isahin ang religion. Kaya kung magkakaiba yung faith natin, ipipersecute tayo until tayo na po yung gumibab. How ready we are para harapin ang mga pagsubok na iyon. So kung mapapansin natin, even sa Lebanon, yung biglang pagsabog, nakakaawa yung mga tao. Bakit? Kasi nawalan sila bigla ng tirahan. Kailangan nilang magstay sa loob ng bahay nila dahil sa pandemic, pero sumabog yung kanilang tahanan. That's why sila ay lalabas, which is more dangerous kasi meron tayong kinakaharap na pandemic. Kaya nga po, ang sabi ni Mrs. White, now is not the time for a mother to bear a baby. Because even the elementary students nowadays may not be able to enter college. So atin pong baybayin yung sinabi ni Mrs. White. Ang sabi niya, hindi na ito yung time na dapat magbuntis ka pa. Kasi kung may elementary student ka na anak ngayon, baka hindi mo na mapag-college pa yan. So ano po yung gustong sabihin doon ni Mrs. White? Hindi lang po ito tumutukoy doon sa hindi ka na dapat magbuntis. Gusto niya pong sabihin doon, ano ba dapat yung i-prioritize natin during these later times? Ano ba yung dapat nating i-prioritize? Hindi po yung pleasure, hindi yung earthly things, kasi wala silang sense at the end of the day. Ang kailangan po nating i-prioritize is the heavenly knowledge and yung pag-grow ng ating spiritual life. Okay, so let me give you an example. I am working right now as a teacher and I already have my master's degree. And one time, umakyat po ako sa office ng aming boss. Ang sabi, naabutan ko po din is the dean ng school namin. Nag-uusap sila and nung nakita nila ako, parang gulat na gulat sila na hindi ko alam kung ano ba talaga yung pinag-uusapan nila. And out of the blue, nagtanong po sa akin yung vice president of our school. Sabi niya, ma'am, may master's degree ka ba? Sabi ko, yes sir, may master's degree po ako. Sabi niya, gagraduate ka na sa master's mo? Not yet sir, nagtitake pa lang po ako ng thesis. Sabi niya, are you planning to have a doctor's degree? Sabi ko, yes sir, I'm planning po. Gusto ko po mag-doctor. Pero ang nasa isip ko po is mag-doctor ako, Doctor of Jurisprudence, yung ititake ko, which is law. Kasi that is my childhood dream. Na simula pagkabata ko pa lang, gusto ko na talagang mag-attorney. And right now na may bachelor's degree na ako, sabi ko, gusto ko na mag-take ng Doctor of Jurisprudence. So yun yung nasa isip ko. Pero siya, ang nasa isip niya, ang gusto kong itake is Doctor of Philosophy. Kaya nag-volunteer siya, sabi niya, sige ma'am, i-push mo yung pagdo-doctor mo, at ako na yung bahala. Ako na yung gagastos, ako na yung mag-i-sponsor sa'yo, matapos ka lang as a doctor because the school needs you. Sabi niya ganun. So ako, on my part, syempre sobrang saya dahil ang hirap na makahanap ng sponsor, lalo na sa mga ganun. Pero while I am reading this message, I came to realize, kailangan ko pa bang i-push yung title na hanggang dito lamang sa lupa? Gaano ko kaya magagamit yung title ko sa pagharap sa ating Panginoon? Remember, my dear young people, my dear fellow brethren, that the coming of Christ is a rewarding day. Hindi po siya judgment day. Para siyang graduation. Parang graduation ang pagdating ng Panginoon na ire-reward niya sa atin yung eternal life, yung heaven. So wala pong teacher
nasaka lang magko-compute ng grade kung kailang graduation na. So ngayon, now is the computation of grade. Now is the judgment. Paano po natin haharapin yung judgment? How ready we are? Anong laman ng puso at isip natin? Ano yung pinupush through natin? Ano yung pinupursigin natin? Title po ba na panglupa o title na langit na bayan? Yun po yung tanong. Kasi, while we are facing this, hindi ko po sinasabi ang message na ito para bigyan tayo ng anxiety, para takutin tayo, para kabahan tayo for the things that is that are about to come. Hindi po yun. We are saying or sinasabi po natin ang message na ito, pinag-aaralan natin ang message na ito para ma-inspire tayo na ang Panginoon malapit nang dumating. Nakakatuwa na out of all those sufferings na na-experience natin, now is the time na haharap tayo sa ating Panginoon. So, nung sinabi ni Mrs. White, nung sinabi niya na now is not the time na kailangan mo pang mag-bear ng baby, ilang taon na po ang lumipas simula nang sinabi yon ni Mrs. White. Si Mrs. White po ba ay buhay pa right now? Di po ba patay na po siya? Patay na po siya 100 of years ago. So, kung noon pa lang, sinabi na ni Mrs. White na hindi na ito yung time para mag-bear ka pa ng baby kasi malapit nang dumating ang panahon, ang Panginoon. Dapat maramdaman po natin na noon pa nga lang sinabi ni Mrs. White malapit nang dumating ang Panginoon, ibig sabihin mas malapit na po ngayon kasi 100 of years na ang nakalipas. Hindi natin pwedeng sabihin na noon nga sinabi ni Mrs. White na dadating ang Panginoon pero hindi dumating. How much more ngayon? Ilang taon na nakalipas, hindi yan dadating. No! It's a reverse psychology. Kung noon pa lang malapit nang dumating ang Panginoon, mas malapit na po ngayon. At kung iniisip natin na magbakasyon sa ating pananampalataya dahil sa sitwasyon na ating kinakaharap, wag po. Wag na wag po tayong magbabakasyon kasi baka hindi po tayo makabalik sa ating pong pananampalataya. So sa panahon na darating ang time of trouble, of or Jacob's trouble, some will flee from solitary places. Mamumundok, tatago sa kuweba, dala ang mga Bible. Kapag tayo ay namundok na ikaw or ang iyong mother ay may dalang baby, gaano kaya mare-resist ni baby yung lamig? Yung mga insekto na pwedeng dumapo sa kanya? Yung gutom? Yung tipong gutom na si mother, gutom din si baby, paano po tayo magsusurvive? Some will flee from your comfort zone to the solitary places. Some are in prison cells and in loathsome dungeons. Prison cells. Bakit po nasa prison cells? Kasi kapag ka-faithful ka, kapag ka nag-stand ka dun sa faith mo, during the persecution, ikukulong ka na lang kasi hindi mo sinusunod yung gustong ipagawa sa'yo ng sanlibutan. Ikukulong ka at hihintayin mo na lang kung kailan ka gagawing alipin ng sanlibutan. Ipagagawa sa'yo yung mga bagay na gusto nilang mangyari. Okay po? So how ready we are for those things? Now, let me ask you, what do you think are the reasons for those trouble na nangyayari po sa ating mga buhay? Paano po tayo makakaramdam na itong nangyayari sa atin ngayon ay trouble na? And ano po yung sitwasyon na ating nararanasan or ano po yung ating iniisip? Alam nyo po, itong message na ito is not para matakot tayo. Let us all be thankful na nandito na tayo sa panahon na ito. At least nare-realize natin kung gaano kabuti ang Panginoon sa atin. Ito yung magpaparealize sa atin kung nasaan na tayo sa level ng ating pananampalataya and gaano na tayo kahanda. If you are going to rate yourself, let me ask you, if you are going to rate yourself from 1 to 10, gaano na po kayo ka-ready na harapin ng ating Panginoon? Is it 1? Is it 2, 3, 4, and 5? Or 10? So gaano po tayo ka-ready? Kasi ang sabi, during the time of Jacob's trouble, matatakot lamang tayo kung meron po tayong nararanasan na dalawang bagay. Number one, takot tayo dahil meron tayong mga kasalanan na hindi pa po natin pinagsisisihan. Hindi pa tayo nagsisisi. And syempre, kapag hindi ka pa nagsisisi, ibig sabihin, marami pa rin mga pagkakataon na yung pagkakasala na yun is nagagawa at nagagawa mo pa rin until now. So it's a time for a serious reflection.
siyasatin po natin yung ating mga sarili. Ano pa ba yung mga ginagawa ko na hindi naman siya dapat gawin? Ano pa ba yung mga ginagawa ko na nagiging dahilan kung bakit nagiging mahina ako sa pananampalataya? Ano pa ba yung mga ginagawa ko na nagiging dahilan kung bakit hindi ako makarespond sa calling ng ating Panginoon? Ano pa ba yung mga ginagawa ko na nagiging dahilan para hindi ako maging karapat-dapat na harapin ang second coming of Christ? So yun po. Through God's people, we will be surrounded by enemies who are bent upon destruction. So lahat po ng nasa paligid natin, pwede po yung gamitin ng kaaway para i-divert yung utak natin, tuksohin tayo at manghina. So ano pa ba yung nagiging dahilan para maging mahina po tayo? So yung mga bagay na yon, yung mga pagkakasala natin na yon na hindi pa natin inihihingi ng tawad until now, yun po yung magiging dahilan kung bakit matatakot tayo sa second coming o sa Jacob's trouble na sinasabi. Second thing, they will have a deep sense of their shortcoming. Magi-guilty tayo kapag tayo ay mayroong mga bagay na hindi pa nagagawa. And syempre, kung guilty tayo dun sa mga bagay na hindi pa po natin nagagawa, ano yung dapat natin gawin? Kung guilty tayo, kailangan gawin na po natin. Huwag po tayong maging mahina kasi, let's say for example, God has called you. Tinawag ka niya, it's a good thing, last week, ang topic po about sa lesson is yung mga pagtanggi, bakit ka tumatanggi sa part na binibigay sa iyo ng church. Kapag ka ikaw ay tinawag ng Panginoon, para, let's say, God has appointed you para gawin yung isang bagay or God has appointed you, God has called you to be part of His ministry, huwag po tayong matakot. Huwag po nating tanggihan. Why? Huwag po, kasi never na maku-question po natin ang ating Panginoon kapag tinawag niya tayo. Hindi po natin siya pwedeng questionin. Let's say sinabi niya, okay, ikaw, Gino, kailangan mong mag-lead ng isang church, kailangan mo tong gawin. Hindi ka pwedeng magreklamo, hindi mo pwedeng sabihin na, Panginoon, bakit ako? Wala akong kakayanan, it's a no. Kasi bakit? Kaya ka tinawag ng Panginoon, nakikita ng Panginoon ang iyong puso at ang iyong isipan. Nakikita ng Panginoon kung ano yung kaya mong gawin. Kasi kung tayo po ay tatanggi ng tatanggi in this time of trouble, paano tayo makakatulong sa ikalalawak at ikalalago ng gawain ng Panginoon? Paano natin mapapadali yung second coming of Christ kung tayo po ay tatanggi? Okay, so we must accept. At sa kasama ng pag-accept ng appointment na yon or ng responsibility na yon is yung atin pong pananampalataya and yung atin pong prayer na sana tulungan tayo ng Panginoon. Kasi kung sa atin lang din po tayo sa aasa, wala po talaga tayong kakayanan. Doon po magkakatotoo yung sinasabi natin na, Panginoon, hindi ko kaya. Pero kung iisipin natin na sige po, tatanggapin ko ito dahil sa pamamagitan nyo ay makakaya ko, makatutulong po tayo sa pagpapadali ng gawain ng Panginoon dito sa lupa. Hindi tayo pwedeng tumanggi. Kung maaalala natin na si Moses ay tinawag ng Panginoon para mag-lead ng isang napakalaking bayan, ano sabi niya? Panginoon, bakit ako? Wala po akong kakayanan kasi matanda na ako. Pero anong sabi ng Panginoon sa kanya? Moses, ano ang meron ka sa iyong kamay? Ang meron lang si Moses is tungkod. Pero ano yung nagawa ng tungkod na yon? Di ba po napakaraming bagay? Mapapansin natin si Moses, medyo lumabag siya kasi hinampas niya yung bato para mapainom yung kanyang bayan. Pero still, nagamit si Moses ng Panginoon para makapag-ministry. And tayo din, kapag tinawag tayo ng Diyos to act on His behalf dito sa lupa, gawin po natin. But not in a way na gagawin natin yung pamumuhay na kagaya ng pamumuhay na ginagawa ng sanlibutan. Kasi ang sabi nga, we are just pilgrims in this world. Tayo po ay mga naghihintay lamang, tayo po ay remnants, mga nalabi. Nandito man tayo sa sanlibutan pero hindi po tayo taga dito. And everything na nararanasan natin dito sa lupa, yung mga sufferings, yung trouble na nararanasan natin, this is just to prepare us doon sa langit na bayan. Kung hindi tayo susubukin ng ating Panginoon dito sa lupa, hindi po titibay ang ating pananampalataya, hindi natin marirealize yung goodness of God, hindi tayo magiging ready na harapin siya for the second coming. Hindi natin marirealize yung ating mga shortcomings,
hindi natin marirealize yung ating mga kahinaan. Hindi natin kikilalanin ang Panginoon kung hindi po tayo nakakaranas ng mga pagsubok right now. And ito pong pagsubok na ito, sana makita natin in a positive way. Hindi maging dahilan para tayo ay manghina, kundi maging dahilan para tayo ay lumakas at mas ma-inspire sa second coming of Christ. We are lucky enough, advanced tayo. We Seventh-day Adventists, advanced tayong nag-aaral ng salita ng Diyos. And kapag naranasan natin yung gantong paghihirap, iisipin na lang natin na eto na. Eto na yung sinasabi sa Bible. Nasa latter part of the revelation na tayo. Malapit nang matapos yung paghihirap na nararanasan natin. So, habang tayo po ay nakakaranas ng Jacob's trouble, hindi tayo kailangang manghina ng loob. Bakit? Because God will sustain His people. Ang sabi dito, God protects and delivers. Tutulungan po niya tayo. God will sustain His people sa paanong paraan? Ang sabi po sa Isaiah chapter 33 verse 16, ang sabi dito, bread and water is all that is promised to the remnant in the time of trouble. So bread and water, God will sustain us. Yung mga taong nasa prison cells, yung mga tao na nasa loob ng dungeons, God will sustain them. He will use people to sustain us. So sabi, the Lord has shown me repeatedly that it is contrary to the Bible to make any provision for our temporal wants in the time of trouble. So the angels will be used by God to sustain us. Hindi natin personal na makikita yung mga anghel, pero meron po siyang gagamitin para maramdaman natin yung kanyang kabutihan. So through the ministration of the heavenly angels, we will be delivered from trouble into triumph. So, the deliverance comes at midnight. Gusto ko po kayong tanungin, tayo po ba ay may mga pangarap sa buhay? Ano po yung mga pangarap natin sa buhay? Aking pong tinanong one time, nagbabasa po ako, yung kapatid ko, tinanong niya ako, nagbabasa po ako, and then he asked me, sabi niya, ate, kapag ba tapos na yung pangarap mo? Kapag ba natupad mo na yung pangarap mo, gugustuhin mo bang mangarap ulit? Pwede ka bang mangarap ulit? Sabi ko sa kanya, oo naman, kasi libre lang naman yung mangarap. Siyempre, mangangarap ulit ako. Sabi ko, ikaw ba? Bakit mo natanong yan? Ano bang pangarap mo? He is just 4 years old. And then sabi ko sa kanya, ano bang pangarap mo? Sabi niya ay, ang pangarap ko, matupad yung pangarap ko. Sabi ko, ano nga yung pangarap mo? Yun nga, matupad yung pangarap ko. Sabi niya ganun. And then, sabi ko, okay, yung isang maliit, yung isang munting bata, meron po siyang pangarap. And I do believe na lahat po tayo may pangarap. Meron po ba dito na gustong makarating sa langit? Sino po yung gustong makarating sa langit? At sino po yung gustong mauna? Ayan, wala pang gustong mauna na makarating sa langit, pero pinapangarap po natin yung langit. And if we are dreaming heaven, kapag tayo ay may pangarap, ginagawa natin ang lahat para matupad yung pangarap na yun. If we are dreaming heaven, gawin po natin ang lahat para marating po natin ang langit. These troubled times, hindi po ito dahilan para tayo ay manghina, kundi para tayo po ay tuluyang maging malakas. So ang sabi po dito, the Lord is with me, I will not be afraid. What can man do to me? The Lord is with me, He is my helper. I will look into triumph on my enemies. It is better to take refuge in the Lord than to trust in man. Isang napakagandang mensahe po ang nais iwan sa atin ng Panginoon sa mga oras na ito, na tayo po ay magtiwala sa Kanya, kasi sabi, mas mabuti nang magtagumpay tayo na tayo ay nasa side ng Panginoon kaysa maranasan natin yung alwan na pansamantala lamang. And later on, we are working hard today, pero later on, manghihina tayo. Nonsense po lahat ng effort natin kung manghihina tayo. At iisipin natin kung ano yung alwan. Ang lahat po ng kadalian na pwedeng ibigay sa atin ng sanlibutan right now ay pansamantala lang. If we will choose to suffer or if we will choose to be a refuge in the Lord,
mas mabuti kaysa magtiwala tayo sa mga pansamantalang bagay na hindi naman natin mararanasan or madadala doon sa langit na bayan. So if we are dreaming heaven, let us all work hard for heaven. So hanggang dito na lamang po, pagpalain po tayo ngayong umaga.